rabbit, mga kuneho. Ngayon po, nandito po tayo sa GAB Rabbitry. At makikita nyo, ito po yung mga pupo na rabbit. Tuturuan po namin kayo ngayon kung paano gumawa ng natural fertilizer at po pwede nyo po itong maibenta sa mga Plantito Plantita. Okay, tingnan nyo po ito. Ngayon, kami po ay nangungulekta ng mga pupo ng rabbit dito sa GAB Rabbitry kaysa sa itapon. Ayan po, inahayaan po namin ilagay dito upang sa ganun yung mga babasa-basa ay patuloy na matutuyo. Kaya pagkatapos nito ay nilalagay po namin sa flooring. Ano? Ayan. Kukuha ka lang ng mga tuyo, ilalagay mo sa flooring na may bato or cementado para at least madali siyang madurog. Dati gumamit ako ng makina, yung diikot, ay it takes too much time, ang tagal bago madurog. Samantalang ito, ayan, ikakaskas nyo lang po yan kung may bota kayo o meron kayong sapatos na pwede nyo gamitin mas mabilis. Ayan, magiging powder na kaagad siya. Pagkatapos nyan, isa natin ito. Ay, kukuha tayo ng panala pambistay. Para sa ganon, yung mga buo-buo pa, ayan, hayaan lang natin siyang bumagsak. Para hindi na matrabaho. Ano, hayaan nyo lang siya. Kunin nyo lang. Pagkatapos, tingnan nyo po dito. Ayan. Yan po yung ating magiging powdered. Ano? Ayan. Powdered siya na 100% pupo. Puro pupo. Walang ibang chemical tayong gagawin. Pagkatapos, okay, so, kukolektahin natin yung mga na durog. Pagkatapos, at least kalahating kilo para dito sa size na ganitong plastic bag. 12 or 10 by 6. And then, yung kalahating kilo, ito sobra, at least mas maganda yung sobra. And then, pag nakilo na po natin, mas maganda na may sealer para mas mura ano pang masa. And then, papainitin lang muna natin ito at pagkatapos ay isi-seal po natin yan. Ano, pag sinil po natin, tutunog po ito at ito na po siya. Ano, finished product. Depende po ito sa mga reseller po natin, pero kayang-kaya yung presyo at hindi siya mainit sa mga halaman, kaya pwede nyo itong direct na ilagay sa halaman. Kahit dalawang kutsara kada isang halaman sa paligid ng puno, pwede nyo na po itong maggamit. Ano? At sigurado kayo walang chemical. Sa mga gusto ng mga organic na halaman, lalo na yung mga kinakain natin, ito po ay napakagandang gamitin. Salamat! Ito po tayo ngayon sa actual na kung paano natin gagamitin ang organic fertilizer, ang pupo ng rabbit. Wala po itong halo na kung anumang chemical or anumang ingredients. Ito po ay pure na pupo ng rabbit na dinurog at pagkatapos nilagay lang po dito. Ano? And then ngayon, hanap po tayo ng halaman na pwede na natin gawing i-revive sample. Tulad po nito, halos kailangan nyo na ng ayan, ng support. So at least mga dalawa tatlong kutsara lagay lang po natin diyan para habang dinidiligan po siya ay magpe-penetrate po yan sa loob. Ano, at least yan yung mga ugat. Ayan, ganyan lang ho. Hindi na kailangan ng maraming-marami dahil ano na po ito. Anong tawag doon? Concentrated. Dahil nga pure na pupo ng rabbit. Hanap pa po tayo ng iba pang halaman. And then, ngayon day is June 23. So, June 23. Titingnan po natin after 1 week. And then, next week or every 4 days, whatever, titingnan po natin kung paano yung development. Kaya paki-check mo po ulit. Ayan, yung mga namamatay-matay na yan. And mukhang ang dami na natutuyo na. So, nilagyan po natin ngayon. At sa susunod, titingnan pa po natin ang mangyayari. So, didiligan po natin yan para mag-absorb palalo yung pinakapupo. Okay.
dati, yun po ay mga patay na yung ating mga roses. American roses from DT Agnes. Bakani. Sila po yung isa sa mga sinusuplayan ko ng rabbit manure, fertilizer, organic fertilizer, walang halong kemikal at hindi mainit sa mga halaman. Mga halaman na dating halos mamatay na is nagre-resurrect, nabubuhay pa ulit. Kaya ngayon, ang ganda. Next week, kung makikita natin yan, mas marami ng dahon at mga magagandang bulaklak dahil yung rabbit manure ay mataas sa PK, sa potassium, at iba pang mga kailangan ng halaman para lalo silang mabuhay, mamulaklak, at lumago. Ano, kaya kung hindi nyo pa natatry, ay mag-order lang po kayo murang-mura. Ano, bibigyan ko po kayo ng malaking discount sa pag nagpunta kayo sa akin or umorder. Or kung sino man kayo, may mga kaibigan kayo or mga nagra-rabbit, huwag nyo itapon ang inyong mga pupo ng rabbit. Sayang. Maganda po yung pataba. Tingnan nyo, after 1 week to 2 weeks, makikita nyo kagad ang difference ng mga nagkaroon ng rabbit manure at wala. At maging itong mga, ayan, itong ating mga kalamansi. Ayan, sabi ni nanay, dati wala halos ganong bunga, ngayon ang dami niyang mamulaklak. Puno siya ng bunga dahil ngayon nilalagyan po ni nanay ng, ayan, ito, dami, grabe, oh. And last week, 2 weeks ago, yata, siya nagsimula maglagay, or 3 weeks ago. Ayan, kaya ang bibilis. Kita. Ang bilis dumami dito sa akin. Ang bilis ng dumami. Kaya kung gusto nyo, meron kayong mga fruit bearing trees or mga halaman, mga plantito, plantita, safe sa mga halaman. Ano, maganda sa mga halaman, nagpapabunga, nagpapabulaklak, at yung mga halos mamamatay na dahil nga mayaman sa potassium at lahat ng kailangan ng mga halaman ay napoproduce yung dapat nilang sustansya. Organic fertilizer, walang chemical at hindi mainit sa mga halaman. Subscribe at i-push ang ating notification button para maging updated kayo sa ating lahat na latest vlog. I'm in a relationship with all my bitches, yeah. I need a custom of them up, I need her. I got some bad things I wanna tell myself. Gotta take the time to cut them off, I need her. I don't wanna make the girl go crazy when you treat her like you're number one. Nasa kabilang banda kami nang hinahanap mo. Pamparapakyaw.